Mga ka-OFW, ito po ay isang reaction lang. Reaction lang ito regarding doon sa isang OFW sa Taiwan na nagsasalita sa Facebook, sa YouTube ng tungkol sa ating government. So ito, sarili kong reaction lang bilang isang OFW. At unang-una, disclaimer po. Ito po ay sarili ko lang. Wala pong ibang kinalaman ang ibang mga tao. So ito po ay aking reaction tungkol doon sa kanyang video. Na ito guys, panoorin niyo ang kanyang video kung para malaman niyo. Ano lang ang nangyari ng bansa? Sige, mundo na tayo. Sasabihin niyo pa, stand with president. Ay aba! Nasaan ba ang puso niyo? Okay, sabihin natin na sa ibang bansa kayo. Sabihin natin abroad kayo. Nasaan ba ang puso niyo para sa kamag-anak niyo? Nasaan ba ang puso niyo para sa inay itay niyo? Ha? Nasaan ba ang puso niyo para sa mga kababayan niyo? Halos wala na lang makain ang taong bayan. Tapos stand with president pa rin? Gano'n na ba talaga kayo pabubo? Yun. Guys, narinig niyo yung sinasabi niya. Ang mga nasa ibang bansa daw, ay mga bubo. Gano'n ba daw tayo kabubo? Nasasaktan, parang sakit ng magsalita. Bilang isang OFW, nasasaktan din ako. So kayong mga nanonood dyan, bahala na kayong maghusga sa babaeng ito. At mag-comment kayo sa baba. Yan sa bato, mga mangmang, stand with President Biden kayo, mga inutil, kahit sabihin nyo nasa ibang bansa kayo, kahit sabihin nyo nasa ibang bansa kayo, dapat isipin nyo yung taong bayan at yung mga taong mahal nyo na iniwan nyo sa bansa kung saan kayo nang galing. Oh, ayan. Diba? Sinasabi niya, mga inutil daw, ang mga nasa ibang bansa. Ang sarap pakainin ng saging nito. Napapatawa na lang ako. Papatawa na lang ako dito sa babaeng ito. Mga inutil daw, mga mangmang daw, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Dahil tayo, stand for president daw. Yun ang sinasabi niya. So, ano kaya gustong palabasin itong babaeng ito? At by the way guys, ito pala, siya po ay galing sa Taiwan. Nag-viral po kanyang video. Siya po ay isang domestic helper or caregiver sa Taiwan na ang pangalan ay si Lin Silawan. So ang tunay niyang pangalan ay Elanil Igot Ordidor. Ito po yung tunay niyang pangalan. So guys, ngayon ang aking reaction dito, paano niya nasasabi na tayo ay mangmang, tayo po mga OFW ay nagtatrabaho dito para sa ating pamilya, or siya din nagtatrabaho din siya para sa kanyang pamilya, di ba? So, kung merong mang nagawang mali ang ating gobyerno, marami naman dyang mga tao na mas higit pa siguro na nakakaalam na sa mga sitwasyon kung paano i-deal itong pandemic na ito. Hindi ko naman dinadown ating kababayan, pero masakit yung pananalita niya eh. Ito, una, tinitira tayo yung mga OFW sa ibang bansa. Tayo daw ay mangmang dahil pinili natin itong presidente na nakaupo ngayon na si President Duterte. Yung stand with president, mga inutil. Mga inutil. Presidente pa rin ang ginipinsan nyo. Wala namang makain yung mga kamag-anak nyo. Diyos ko naman. Tapos sabihin nyo, tumahimik kang... Ay, aba! Kung hindi mo kayang sumabay sa aking ipinaglaban, ikaw ang tumahimik. Kayo ang mananahimik. Dahil ang laban na to, hindi lang para sa akin, kundi laban mo, laban to ng bawat Pilipino. Nagsasalita kami, hindi dahil walang-wala kami. Nagsasalita kami dahil yun lang ang tayo namin paraan para isigaw ang hinalaing ng taong bayan. Oh, ayan. Ayan guys, naririnig nyo? Meron siyang sinasabing kami. Sabi, hindi lang siya lang ang may pakana nito. Salita kami, hindi dahil walang-wala kami. So, ibig sabihin, merong nasa likod niya. Yun po yung aking reaction lang. Kasi ang sinasabi niya,
kami ang pinaglalaban namin para sa inyo at para sa pamilya nyo. Meron pa siyang sinasabi. Ito, panoorin nyo. Napaka-irresponsable gobyerno meron tayo, no? Napaka-inute, sa totoo lang. Napaka-inute. At ito naman para sa iyo, Mr. Coco Penetel. Senador, noong una, kumbaga, bow pa ako sa iyo. Saludo pa ako sa iyo. Pero sa ginagawa mo, hindi eh. High level na to, ha? Number 3. Ito, sa Pangulo. Kung matatandaan nyo, mga BFB ko, kung matatandaan nyo, February 9, nag-live videos ako. 29 seconds lang yun. Napaka-exceed. Ang sabi ko doon, Mr. President, unahin mo muna ang kapakanan ng iyong nasasakupan bago ka magpakabayani sa bansang China. So yung same thing ko yun ay ang matatanggap ko is puro pang mamura. Puro pang mamura. Puro pang babanta. Ngayon yung ako mumurahin. Ngayon yung ako babanatan. Ngayon yung ako sisiraan. Ngayon yung ako sabihin mo ibabaram. Ngayon yung sabihin sa akin yan. Sabihin nyo, tama ba ang ginagawa ko nun? O mali ba? Ilang linggo mo ba yan pinag-isipan, Mr. President? Ilang linggo mo ba iniisip yan na kaming mamamayan hindi mamamatay sa virus kundi sa gutom? Taong nagpatupad ng batas, yan naman yung mga taong puno humahawak ng batas, ay aba, huwag naman sana kayong masyadong loyal sa Pangulo. Isipin nyo naman yung kapakanan ng mga anak nyo. Isipin nyo naman din sana kapakanan ng pamilya nyo. Huwag nyo lang isipin ang utos ng Pangulo. Dahil ano, puti kayong panelo. At kumusta na nga pala? Doon naman tayo kay Bato. Kumusta nga pala? Ha? Yung pagiging loyal mo sa Pangulo, kumusta na? Ha? Wala bang apektado iniisa sa pamilya mo sa hirap ng buhay ngayon? Wala bang apektado ni isa sa pamilya mo ang pahirap ng ginagawa niyo sa Pangulo? Ay ginagawa niyo sa bayan? Dapat ipakalala dahil wala naman po silang aksyon na pwede natin ikasiran o pwede ipahamak sa atin. Dahil parang sa akin po, malinaw po doon na wala po akong personal na tao na binanggit hanggang sa So, ayan guys, base doon sa sinasabi niya sa video na wala daw siyang nilabag na batas dahil wala daw naman siyang binabanggit na mga pangalan. Although, narinig natin sa kanyang mga videos na mayroon siyang binabanggit kagaya nila Senator Coco Pimentel at sila Senator Bato. Pati na rin ang ating Pangulong Duterte. So, ito, nabasa ko yung Republic Act number 10175 na tinatawag nilang cybercrime prevention. Ito po yung sinasabing cyber libel law. Doon sa mga pinapanood natin, napapanood nyo na video, base sa aking pananaliksik, mukhang wala naman siyang nilabag nga. At hindi rin sinasabi rito na yung kanyang mga videos ay may nilabag. Except, dito sa video na panoorin nyo. Lumaban tayo hanggang mayroon pa tayong karapatan na
So ayan, napapanood nyo po yung video, sinasabi niya, ito po yung video na sa palagay ko ang dahilan kung bakit nakasuhan siya ng cybercrime. Kasi po, malinaw na parang hinihikayat niya ang mamamayan na umaklas laban sa ating gobyerno. So ito po yung video na kung bakit nagpalabas ng sulat ang ating Department of Labor and Employment, at ito pala ay pinuntahan sa kanyang tinitirhan sa Taiwan. Si Lin ay pinuntahan ng ating Department of Labor kasama ng government ng Taiwan upang i-retract ang kanyang video at mangingi siya ng public apology. At hindi lang yan, ito pala si Lin, gumamit din siya ng mga maraming account. So meron siyang account na Malandi, at saka meron din siyang Hampas Lupa. At saka itong account niya na pinanggalingan ng viral video. Ngayon, meron inilabas ang Department of Labor na sulat ang itong si Lin ay kakasuhan nila at i-deport sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa bansang Taiwan. Ito po.